Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol kay Pacman at kay Jake Paul. Nagkaroon ng interview si Pacman sa Business Mirror. Sinabi niya mga tol, kaya pa niya lumaban sa malalakas na fighter. Kahit may edad na, hindi daw niya naramdaman ang panghihina sa katawan. Nakayanan pa rin daw ni Pacman ang patama ni Ugas, natapos pa rin niya ang buong 12 rounds. Hindi lang daw inaasahan ni Pacman na magkakaroon siya ng pulikat sa paa. Hindi daw niya natansya ng maayos ang training routine na sobrang umano ang pagjajaging bago lumaban kay Ugas. Binanggit din ni Coach Buboy Fernandez mga tol, hindi pa ito ang oras para magpaalam sa boxing. Kung papayag daw si Pacman sa rematch, sigurado magbabago ang resulta. Ayon naman sa batikang komentator at isang undefeated former champion na si Andre Ward, sinabing mas makakabuti umano kay Pacman kung magretiro na ngayon sa boxing. Ito daw ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ni Pacman. Mahirap talikuran ang boxing lalo na kung gusto pang makabawi. Kailangan daw magtira ng lakas si Pacman para sa kanyang pagre-retiro. Kailangan may lakas habang tinatamasa ang tagumpay sa boxing. Mahirap nga naman magretiro mga tol kung tinamaan ng injury tulad sa nangyari kay Muhammad Ali. Kaya ang gusto mangyari ni Andre Ward mga tol, kailangan nang magretiro si Pambansang Kamao. Sementado na ang karir ni Pacman. Kahit natalo kay Ugas, hindi na magbabago ang nagawa niya sa boxing. Hindi na daw tatalab kay Pacman ang sobrang training tulad noong kabataan niya. May edad na daw si Pacman, talagang lalabas ang senyales na manghina ang performance. Kaya kailangan daw pag-isipan ni Pacman para sa kanyang sarili at karera sa boxing. Manny's not 20. Manny's not 30 anymore. He's 42 years old. And you just can't go into these training camps sparring 3 days a week for 8 to 10 weeks against 5 and 6 different sparring partners. Getting in there with 8-10 ounce gloves on, fighting young guys, it's just not worth it anymore for Manny Pacquiao. Sa ibang balita naman, Jake Paul kasama sa listahan niya si Canelo Alvarez. Ito ang isang target niya para maging champion. Ano kayang mangyayari kay Jake Paul mga tol kung si Canelo ang makatama? Muntik na manakdown kay Tyron Woodley, buti na lang napasandal sa lubid. Kung si Canelo ang tumama, baka tumalsik sa labas ng ring. Hinahamon din niya si Kamaru Usman mga tol, kasalukuyang champion sa welterweight. May kalalagyan dito si Jake Paul kung ito ang makalaban. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.